Patuloy po ang pagdami ng aming mga kaibigan, partners, and investor. Yan. At sa ngayon po, ang pinakamalaking project namin pagdating po sa corn industry ay itong corn silage. Ito pong corn silage ay maaaring bago sa pandinig ng iba, pero doon po sa mga may farm, lalo na yung nag-aalaga ng mga baka, kambing, o ruminant, kung tawagin, ito po ay alam na alam nila. Ito po yung corn silage, ito yung binurong maes. Ito po ay nagbibigay ng sustansya. Isa po sa napakahalagang pagkain ng mga baka para makapag-produce po ng magandang gatas, magandang meat. Ito po ay maes na kasama yung stalk at bunga. Like ngayon, summer, dumadating po noon na walang makain ng mga baka. So, kailangan ay may makain sila sa panahon ng tagtuyot. At ito yung isang paraan. Pagka po kayo ay sagana sa mga maes, yan. So, ang paraan para ito ay ma-preserve ay yung silaging. At pag dumating yung panahon na walang makain ng mga baka, ang mga kambing, dahil tagtuyot nga, siya ay pwedeng ibigay. At good news, pag ito ay kinain nila, ay napakasustansya. Napakalaki ng demand at kami ay nagulat. Hindi namin akalain na ganun kalaki pala yung opportunity. Kasi sa production namin, sa totoo lang po, kailangan po namin ng mga farmer. Yan. Kailangan po namin ng manggagawa. At kailangan din namin ng mga sub-grower. Yan. So, dalawa po. Kasi pag sinabing farmer, worker. Farmer siya, pero willing siyang mag-work sa aming farm. Yung isa naman, farmer, na pwede maging sub-grower. So, yan pong programang yan, existing na po ngayon. At pinapaganda po namin yan. In fact, mayroon po kami isang sub-grower na malaki na rin po. Ini-enjoy po niya yung demand. Kasi hindi rin niya akalaan na ganun kalaki yung susupply niya sa amin. At ang good news po dito, wala siyang problema sa market. So, simple lang po yung relationship namin. Tuturuan namin siya magtanim. At pagka naturuan namin siya magtanim, yung produce niya ay kami ang bibili. Basta willing kang maging sub-grower, lahat po ng protocol, ituturo namin. Kailangan may makina ka. Yan. Pwede rin namang manumano. Pero syempre, iba yung mechanization, iba yung manumano. Pagka manumano, may konting gastos yan. Pero pagka mechanization, may gastos ka sa makina, pero in the long run, ay mas efficient siya. Mas makakatipid siya. Yan. Hindi totoo yung pagka sinabing mechanization ay mawawala na ng tao. Hindi. Kasi pag mechanization, mas malaki ang production mo, mas kailangan mo ng tao. Ito ang pinaka-importante. Sa corn silaging, kailangan mo ng harvester. So, good news po, meron na rin kaming harvester, chopper. Meron kaming simpleng chopper, meron kaming portable chopper, meron kaming harvester chopper, diretso na po yung harvest at chopping, diretso na po sa trailer. At yun po ay dadalhin na sa aming warehouse kung saan doon pinapak yung mga corn silage. Pagka po siya ay na-chop-chop na, siya po ay ilalagay sa plastic. So, meron po tayong standard plastic na tinatawag. So, pag nailagay po yan sa plastic, ibabakyum po yan, tatanggalan ng hangin, tapos itatali po yan. So, yun na po. Yun na po yung finished product. Doon na po magsisimula ang fermentation. So, yun po yung after 10 to 15 days, buro na po siya. Ang dami po kasing farmer dito na tambay. But dahil dito sa project na ito, nabigyan po namin sila ng hanap buhay. And can you imagine yung sa isang operation namin, sa daily operation namin, so 20 to 30 tao ang aming nabibigyan ng hanap buhay dito. Nakakatuwa po, sa pagsisimula namin ng container, ngayon po ay trailer-trailer na yung pag-pick up sa amin ng isang produkto. At yan nga po yung corn silage. Ang masasabi ko po ay naglibang lang po kami. Naglibang sa agrikultura at natuto. Ngayon sa paglilibang, sa pagkatuto, meron palang malaking opportunity. Ang sabi nga namin, maglibang, matuto, at kumita sa agrikultura. Ako po, naniniwala po ako 100% po. Meron pong opportunity sa agrikultura. Kailangan lang po nating malaman, kailangan lang nating matuto, kailangan lang nating i-enjoy. Collaboration with the other organization, collaboration with the other people, partners, investor, ito po yung magpapalaki sa inyo. Kasi hindi nyo po kaya eh. Hindi nyo po kaya. Kailangan po, meron po kayong pakipag-ugnayan, pakipag-usap, collaboration with the other partners,
yung po yung magpapalaki ng negosyo nyo. It's a good news na nakapag-create po kami ng isang programa. Can you imagine that? Ang dami naming mga retired na ngayon po ay pumupunta sa agrikultura. Ang dami naming mga OFW ngayon pumupunta sa agrikultura. Bakit yung iba pumapasok sa farming failure? Why? Kasi bakit? Siguro na-excite sila. Na-excite sila pero hindi natuto. Na-excite lang. Napaka-importante po yung excitement. Pero may learning. Kailangan matuto. Na-excite ka, natuto ka, yun, pwede ka maging successful. Pero pag na-excite ka lang at nakita mo yung hirap, baka doon mag-fail ka. Kasi ang farming po, pwedeng matalo, pwedeng manalo. Yan. Ngayon, pagka po natalo ka, aralin mo hanggang sa magkaroon ka ng resulta. So, ganun po ang nangyari sa amin. Hindi po kagad successful. Kami po ay matagal na nagtrabaho. Pero pinahalagaan po namin ang trabaho kung kaya't kami po ay nabiyayaan ng ganitong blessing. Yun din po ang value na itinuturo namin sa mga tao namin. Hanggang sa kaduluduluan, hanggang sa bago. Kinakausap namin sila sa tamang buhay, ano ba yung pananaw mo, ano ba yung pamilya mo, kasi napaka-importante po ng pamilya. Kahit ano pong negosyo yan. Nagkataon lang po, kami po ay nasa agrikultura. Love na love namin ang agrikultura dahil dito kami nakadiscover ng mga pamilya na talaga naghihirap. At ang agrikultura siguro ang pwede maging daan. Ituturo mo lang yung tamang value. Saludo ako sa agribusiness. Kasi bakit po? Hindi mo kilala yung isang farm, nakikilala mo dahil sa agribusiness. So, yun yung pinakamaganda nun. Napapagsama-sama nyo po yung mga asosasyon, yung mga company, yung mga individual na dahil sa inyong negosyo. Ayan. So, isa po kayo sa pinasasalamatan ng Joni and Susan Agroshop. At dahil sa inyong network, ay natatouch natin yung iba't ibang mga tao. And even the OFW, even yung malalayo dahil sa inyong negosyo, ay nakakarating sa amin.